Ayan po ang itsura ng ating TV rack na 1K lang. Ayan. Medyo makipot lang. Pero kasya naman ang TV. Ayan. 140 cm ang haba. Merong taguan, drawer, at dalawa pang drawer. Guys, meron na naman tayong i-unbox yung ating in-order na TV rack. Meron kasi kami binili na bagong TV. Paglalagyan ng ating TV ito. Ating TV. Tapos yung TV rack na in-order natin ay mura lang. 1,000 lang. Bali 1,200. Titignan natin kung worth it ba yung 1,200. Kasi mura lang eh. Tignan natin kung ano yung laman ng 1,200 na yon. Tapos kung tama yung mga sukat na nakalagay dun sa pinagbilhan natin. Bali, ito yung in-order natin na TV rack na tigo 1,200 lang. Mamaya bibigay ko sa inyo yung ano, ilalagay ko dyan yung pinagbilang ko sa screen tsaka doon sa description yung link. Tignan natin kung baka may kulang. Screwdriver pa. Screwdriver. Ang 3D pa. Ito ang laman. Yung manual niya. Paano i-assemble. Yan o. What's that? Tapos ito yung mga paa. Ay, paa. Ayan, paa. Ah, masura yung paa. Mga paa. Ay, paa. Mga tornilyo, ang dami oh. Mga tornilyo. Natin mga dami. Ayan. Isa-isahin muna natin yung laman. Apat na piraso. 1, 2, 3. Hindi pa na yan. 4. Tapos 2 piraso na ito. Ula. Ulam yata. Ano ba lahat ito? Okay, pasin mo. National ID. Dumating na National ID. Dito na natin bibilangin yung ano, yung mga kasama. Sa mahalaga may mga tornilyo, mga paa kasi nakakalito yung manual niya. Hindi yung model na nandito sa manual, iba doon sa in-order natin. Ang gagawin natin, silip-silipin pa rin natin yung manual pero try natin buuin ng ano, nang hindi na binibilang yung ano, yung mga kahoy para mabilis. Gawin natin, lagay muna natin yung paa. Ito may mga paa yo. Lagay yung tornilyo sa ilalim. Para nakatayo na siya.
nakatayo na para mas madali nating ilagay yung iba. Ayan, may paano siya. Ayan, nakatayo na yung paa. Ayan, nakalagay na yung paa. Kaya lang, hindi siya, ano, hindi masyadong sturdy yung, ano, mga paa niya. Ayan. Tingnan natin pagka meron ng mga katawan. Katawan? Dito sa manual merong dalawang plate. Dalawang may butas. Dalawang lane. Ayan, ikabit na natin yung apat. Ayan. Hindi tayo sure kung tama yung orientation ng ano. Kasi yung sa drawing niya, hindi natin kita yung mga butas. Kaya hulaan muna natin. Tapos lalagyan natin yung sa gitna. Bali, naikabit na natin to. Pakita ko sa inyo kung ano itsura dapat ng ano. Kasi natagal lang din akong hindi ikabit yung iba. Kasi hindi magkakatugma yung butas. Dapat may mapapansin kayo dyan na ano. Ito, ganito. Tapos to. Ang dapat, ang katapat niyang dalawang yan, meron din doon sa kabila. Parang hindi na kayo malito. Tapos ganun din dito sa maliit. Meron dito ang isang butas sa maliit. So, ang katapat noon sa kabila, meron din doon. Yan. Tapos ilalagay na natin to. Ito. Yan. Ang paglalagay naman yan, merong meron ganito. Ayan. Ang ilalagay dito. Lagyan natin ito dito. Bali, dalawa yan. Dalawa. Ayan. Tapos ito may butas dito. Ayan. Ganito kasi yan. Bali, pakita ko sa inyo kung paano. Etong nakalawit na yan, yung nakausli na yan, shoot yan sa mga butas sa ganito. Bali, ang mangyayari dyan naka ganito. Di, halimbawa, yan na yung butas. Yan, naka ganyan. Tapos eto naman, shoot mo rin dyan. Yan. Tapos, ang paglock nyan, ganun. Parang ayan na, nakalock na siya. Parang kukunin niya yung ulo nito. Yung ulo nito. Ayun yung kukunin niya. Para mag-lock siya. Susuksok natin yung butas nito. Ayan. Tapos hanapin natin ng yung ulo na ito. Ilagay natin ito. Ayan, nakalock mo siya. Bali, ito. Pakita ko sa inyo na nalas mo nila. Ito yung ulo.
Pagpapasok nyo yan sa loob. Pagpasok sa loob, okay, kita nyo. Ayan, nakalak na yan. Ayan, pagkalagay nung nasa gitna, meron ulit. Maliit. Tornilyo natin. Pag naikabit nyo na ulit yung, pag naikabit nyo na to, so, meron pa dito. Tapos, ito na. Yung ibabaw. Meron siyang, yan, may mga butas dyan, oh. Yan, may mga butas. Pagpatong nyo dyan, ilalagay nyo nga ulit yung ito. Ilalagay nyo dito siya. Ito. Yan, lahat yan. Lahat ng butas. Tapos, yun nga, tapos pagdating doon sa butas, malalabas yung ulo doon. Pag lumabas yung ulo doon, ilalak mo ulit ng ganyan. Higpitan ng tornilyo. Ayos. Pag naikabit nyo na yung ibabaw, tsaka yung, yun nga, yung kanina. Ayan, mga nakalak na yan. Meron pang mga, may drawer dito. May drawer din dito. Ito, pinto. Ayan, may pinto. Yung pinto, merong, ah, in-screw lang yan. Ito, kasama na rin siya. Tapos meron siyang stopper. Ayan. Stopper. Ayan, stopper. Tapos yung drawer niya, ito, kaka-assemble pa natin. Assemble pa natin. Pag buo ng drawer, ilalagay niyo yung kanina na para sa mga butas, yan. Tapos yung guhit, yung may slot, dapat magkapatintay, hindi baliktad na ganito. Hindi ganyan. Dapat ganyan. Tapos yun nga, lalak natin. Yan, tapos ganun din sa kabila. Yan. Tapos lalagay nyo ito. Yung manipis na parang plywood. Pashoot na siya. Tapos yung likod, may slot pa rin yan. Yan. Tapos, tutornilyo na. Ayun, natapos na tayo sa pag-assemble ng ginawa nating TV rack. Yung mga sobra pa siyang mga tornilyo, mga accessories ito. Tapos ito, yung board. May sobra din na board para din sa ito, yung mga cabinet. Baka kasi masira sa delivery siguro, kaya meron itong sobra. Ang sukat nito, sukat ng haba, tama naman, 140 cm, yung height nya 39 cm, tapos yung lapad 24 cm. Hindi masyadong malapad, pero pwede na. Meron nga lang ano, meron konting gasgas, pangit, pero okay lang, mura lang naman. Bali, yung binayaran namin dito ay umabot ng 1-2. Tapos yung materialis niya, parang hindi siya pwedeng basain, lawanit yung ano niya, lawanit. Hindi siya plywood talaga, maganda. Yo.
Bali yung ano, yung TV natin 55 inches. Yan ganyan ka ano. Ganyan na siya ka kalapad. Kung 55 yung TV nyo, sakto lang siya. Pwede na. Ayos. Yung link nandun sa description. Tapos pagka ano, ito mabilis lang dumating, isang araw lang. Kinabukasan dumating na agad, in order namin sa Lazada. Ayos, salamat. Please subscribe. Ito palang board, hindi pala to para sa drawer, para to dun sa likod ng rack. Ayan. Tapos ayan. Tapos pupukpukan na lang ng pako. May pako rin pala siyang kasama dito. May pako maliliit. Yun lang. May lang dagdag. Salamat.